Arestado ang lalaking nagpanggap na talent scout. Pinapunta niya sa motel para sa umuli photoshoot ang menor de edad na biktima. Pero iba pala ang pakay ng suspect. Narito ang aking exclusive report. Nagkukunwaring talent scout at sa social media raw, naghahanap ng modelo. Ang 26 anyos na call center agent na si Ryan Abueva. Para raw ito sa isang magazine photoshoot na ayon sa pulisya ay gawa-gawa lang daw niya. Isa ang 17 anyos na dalagitang ito sa mga nabiktima ng suspect. Sabi ko, ano po ba requirement? Sabi niya, wala daw po. Kailangan ko lang daw po may pasa yung screening, medical, tas yung contract. Pag napasa ko daw po yung screening, tas medical, magbibigay daw po siya ng contract sa akin na in six months nga daw po. Yun nga po yung 20K daw po, yung gluta, tapos yung gym. Sa kuha ng CCTV ng motel, kung saan itinakda ng suspect ang photoshoot, makikita ang biktima na pumasok sa hotel kasama ang suspect. Pero sa halip na photoshoot daw ang mangyari. After 15 minutes po, bigla niya po ako inutusan na magubad daw po ako sa harap niya. Tapos nung hindi ko na po siya sinunod, bigla niya po akong tinulak dun po sa ano, dun sa higaan. Tapos bigla niya po akong pinuwersa. Dun niya na po sinimulan yung panghali niya sa akin. Agad na naaresto ng follow-up unit ng Pasig Police ang suspect na agad umamin sa kanyang sala. Laki ng tulong sa akin kasi na-realize ko na din yung mali ko. Yes, nagsisisi po ako sa mga nagawa ko. Ito'y isang krimen na nambibiktima ang kainahan ng ating mga kabataan at ito'y ginagamit din para sila'y kumita ng pera. Sa pagsisiyasat, sinasabing sangkot din sa isang rape case si Abueva sa kanilang probinsya sa Sikihor. Inamin din niya sa mga pulis na marami na siyang nabiktima sa klase ng modus na ito. Yun na po talaga yung ano, nasa sarili ko. Palagi kong iniisip po. Ano ibig mo sabihin nyo? Addiction? Hindi naman siya totally addiction po. Parang yung inahanap-hanap ko lang po. Parang naging habit ko po siya. Ang ganda niya po makaitungo that time na po nakipag-meet po siya sa akin. Tapos nung nandun na po kami sa hotel, dun na po ako na-blank kung ano pong gagawin ko. Parang sisingsisi po ako. Parang naisip ko na po na dun na po niya ako, dun niya na po pinasamantalan yung kainaan. Dito sa social media, maraming impormasyon na nagagamit ng mga kabataan na minsan ay hindi nila alam kung paano i-handle. Kaya po sila napagsasamantalahan. Magsilbi raw sana itong aral sa iba ayon sa ina ng biktima. Yung mga kabataan ngayon tulad niya, dapat nagpapaalam sa magulang. Kasi yung nga po, nagtatrabaho po ang magulang, hindi naman nagkukulang ang magulang na nagsasabi sa kanila na gawin ang tama. So masasabi ko po sa mga kabataan ngayon, huwag po basta-basta magtiwala sa social media.